natin ay chicken tinola. So I have my chicken here and my papaya, and then I have a lemongrass, ginger, and onions. Lalagyan ko siya ng gulay. Itong spinach kasi hindi na ako nagwa-rice. So I stopped eating rice. So nagwa-rice lang ako once a week. So this is our main ingredients. So hindi ako maglalagay ng oil. Pakukuluan muna natin yung ating water. So hintayin natin siyang kumulo. Tapos ang first na ilalagay natin ay syempre ang ating ginger. So ayan guys, hintayin muna natin siyang kumulo. It's so simple this and very healthy siya kasi ano muna, bawas-bawas muna ako ng rice. Yeah. So that's it. Kasi laki na ng chunk ko, taba-taba ako na. So ayan guys, hintayin lang natin siyang kumulo. So, kumukulo ng ating water. So, I will add a ginger first. Yes. Our tinola. And our lemongrass. Yes. And our onions. So, ibuboil lang natin siya mga 1 minute. We will boil it 1 minute para naman ano makuha yung katas ng ginger at saka ng ating lemongrass. So napakasimple lang. I love tinola because I'm on my diet, so I will not having rice once a week, so I need a soup and vegetables. So ayan, hindi ako masyadong naglalagay ng salt or anything, a little bit of salt and black pepper. So, ayan, kasi hindi rin maganda yung sobrang salt sa ating health. So, ayan. So, I will add my chicken. Siyempre, ang ating chicken. So, yow! So, ayan. Umuluwang pa ang peg. So, yes. I will put my chicken inside and pakukuluan lang natin siya. Kasi iwas-iwas tayo sa mantika. So, hayaan natin na yung mantika ng chicken ang lumabas. So, ayan. So, papakuluan lang din natin. Hanggang sa mag-tender yung ating ating chicken. Nakalimutan ko guys, bumili ng sili. Yung green sili. So, nakalimutan kong bumili. So, maglalagay na lang ako ng chili flakes later on. Kasi mahilig ako ng spicy foods. As always, I said, I love spicy foods. So, ayan. Napaka fan ako ng maanghang na pagkain. So, ayan guys, hintay lang natin siyang kumulo. So, I will update you later. So, thank you. Sana ay mag-stay kayo hanggang sa matapos ang ating tinola. That guys, kumulo ng ating tinola. Tingnan nyo naman yun, no? Hindi mo na need ang oil because the chicken is have on oil. So, ayan. So, mostly, pag gumagawa ko ng tinola, guys, tinolang manok, hindi ko siya ginigisa. Papakulo muna ako ng water, ginger, lemongrass, and onions. Pag kumulo na yung water, saka ko i-add yung chicken. So, ganun lang ako. Pero nakalimutan ko talaga yung sili. Green chili. Kasi I love spicy food. So, wala na akong magagawa dyan dahil nakalimutan ko talaga. So, tinataman na akong pumunta ng supermarket. So, ayan. Hayaan na lang natin. And then, salt and black pepper lang, guys. Hindi ako nag-a-add ng kung ano kasi ano tayo. Nagbabawas tayo ng rice. So, ayun. Tamang timpla lang. Salt and black pepper. So, mamaya ko na rin siya lalagyan. Pag super tender niya yung aking chicken. Gusto ko super malambot siya. Yung super malambot talaga siya, guys. Para mailabas talaga niya yung sustansya niya. Okay. May ganun. So, ayan, guys. It smells so good. Na amoy ko na yung amoy ng lemongrass natin, ginger. Ayan. So, ayan. So, palalambutin ko lang din. I will update you later pagka, lalagay ko na yung vegetables, yung papaya, ayan. Ang ating mga gulay. Add our black pepper. So, ayan. Marami akong lalagay na black pepper kasi para medyo umanghang siya. Konti. So, ayan guys. So, na-add natin yung black pepper, yung salt, mamaya na pagkalagay natin ng ating gulay para mabalance yung alat. Diba? So, ayan muna. Lalagay mo lang natin yung ating black pepper.
So, yun lang, daming black pepper. Parang galit lang sa black pepper. Kasi ko alam, basta I love putting more black pepper in my food. Especially pag hindi ko yung, ano, gusto ko yung little bit of maanghang. So, yeah. Na-miss ko talaga sa Pilipinas, guys, ay ang siling labuyo. As in, super na-miss ko yung siling labuyo. So, ayan, medyo look tender na. Pero, iti-tender pa rin natin yung ating chicken. Palalambutin pa rin natin siya. Para naman, ano, masarap talaga. Lalabas talaga yung katas niya. Kasi parang chicken soup lang naman to sa mga ibang lahi, diba? Pero mostly tayong mga Pilipino lang naman ang mahilig nito. Ito ang comfort food namin. Parang international Filipino food. So, ayan. Gustong-gusto ko itong tinola. Kasi kahit walang rice, tinola is the best. So, ayan. Siyempre, dadamihan mo ng gulay. Para talaga siyang ano. So, tingnan niyo, hindi siya yung pag nagtitinola ka, may yung parang may mga ano, kasi hinugasan ko maigi yung ating chicken. So, ayan. So, hindi ka na kailangan magtanggal-tanggal ng parang mga dugo-dugo ng chicken. So, ayan guys, you can see that is so smells so good. I wanna test it. Kahit wala pang asin. So, ano, asin? Mmm. Oh my God, ang sarap. Kasi lumalabas yung broth ng chicken. So, pakukuluan ko talaga siyang maigi. Para talagang labas na labas yung chicken broth niya. So, ayan guys. Later, pag nilagay na natin yung papaya at saka ating spinach. It's time to add our papaya. So, I will add our papaya guys. So, yes. Kasi medyo to matigas to, no? Siyempre, mauna yung papaya. So, ayan. We will add our papaya. Bili pa ako ng phone ng holder para maikabit ko sa taas pag nagluluto at nagbablog. Kasi ang hirap dito guys. Yung kabilang kamay mo nakahawak sa camera. Tapos yung kabila naghahawak ng ano, ng papaya. Diyos niyo marinar. So ayan. Ilalambot ko lang siya ng konti. Hindi totally sobrang malambot. So hindi siya super malambot. Pagkukuluan ko lang na medyo mild lang kasi mas maganda yung gulay na hindi masyadong malambot. Hayaan mo na yung manok na maging soft. Huwag lang masyado yung gulay kasi pangit ng kainin ng sobrang malambot na gulay. So sabi nga nila mas better yung hindi masyadong luto or hindi masyadong soft yung gulay. So ayan, papukuluan mo na natin. Ayan guys, kumukulo ng ating tinola na ilagay natin ating papaya. So, you see that the natural oil of the chicken. So, ayan, lumabas na yung chicken broth. So, ayan, hintay lang natin na medyo lumambat naman ng konti. Huwag naman yung sobrang katigas. So, ayan. So, let's trim. Haluin natin siya. Ayan, hindi pa siya ganun kalambot kasi yan. Ayan ako, hindi pa siya ganun kalambot. Kalambutin natin ng konti. So, after that, we will add our spinach. So, napaka-healthy ng aking ginagawa ngayon, guys. And hope you like it. So, you can see that. Talagang, tignan mo yung natural oil ng chicken, oh. Guys. Natural chicken fat. So, siyempre, nilalabas nila yung kanyang chicken broth. Own chicken broth. So, ayan. So, yan. So nice. Smells so good. Ang mahal ng lemongrass dito, guys. As in, super mahal. Isang piraso lang binili ko. 2 dirham and 50 pills. So, mahal. Grabe, no? Kung equivalent na sa Pilipinas, parang ano na siya, mga 30 dirhams. Ganun. 35 peso. Ganun. So, what to do? Gusto natin ng lemongrass sa ating tinola kasi yung nagpapasarap sa kanya. So, ayan. Try lang natin siyang kumulo pa. So, I think, yeah. I will gonna try. Wala pa. Matigas pa. So, it looks still matigas. Kasi malaki yung cut ng pag-cut ko ng papaya, guys. So, I cut it big. Yes, you can see that. Kasi para naman may makain tayo, hindi tayo nag-very, si Jasmine. Buti nakaka-survive pa ako. Practice din pag may time.
So, ang aking lemongrass. It's over there. So, ayan guys. Mamaya ulit ang update. Pag nilagay na natin yung ating spinach. It's time to add our spinach. So, ayan. Lang tayo ng spinach kasi medyo lumabot na ng konti yung ating papaya. Ayaw natin na sobrang siyang lumambot. So, ito naman spinach. Ano lang yan? Pwede naman itong kainin na ano, na hindi luto. Pwede gawing salad. So, yan. Hindi ko inano yung tangkay niya, guys. So, I keep the tangkay because masustansya yung mga tangkay, syempre. Saka, hindi ganun, ano, may mga butas-butas yung aking nabili. So, it's main healthy siya. Wala siya masyadong chemicals. Kasi, kinain ng uod eh. So, yan. So, yan lang. I will put all. Dami, no? 2 bundles lang yan. So, mura lang ang spinach dito, guys. 1 dirhams. It's 1 bundles. It's 1 dirhams. Yung papaya ko, guys, nabili ko yan ng 5 dirhams. So, yung chicken ko, binili ko rin yan ng, ano, 450. 900 grams. So, ito total ko kung ilan ba yung nagastos ko din eh. Siguro mga to, hindi umabot dito na mga 15 dirhams lang to guys. Kaya mga 15 dirhams yung nagastos ko dito. So, whole chicken yun siya guys. Pero yung iba, ipa-fried ko siya. So, hindi ko siya ginawa. Yung bones lang, yung breast, chicken breast, ay ipa-fried ko siya. So, I will fry the chicken breast. Kasi hindi ko siya ginawa. Ayoko pag sa tinola, gusto ko yung mabuto. I like the bones. Ay, ganun. So, ayan. Konting kulo lang naman to. So, as you can see that, super marami kong nilagay na gulay kasi I will not having rice. So, cheat day ko ay Wednesday. So, ayan. Nag-rice ako pag Wednesday. So, ayan yung aking cheat day. So, you can see that, guys, it is almost done. Pero, hindi pa ako nag-add ng ano, ha? Nag-add ng salt. So, I will add a salt. Now, I will add my salt. I already put the black pepper. So, salt and black pepper lang naman. So, maybe 2 pinch. Yeah. So, 2 pinch lang ang ating ilalagay na salt. Kasi, hindi naman maganda yung sobrang maalat na. So, that's it, guys. So, my tinola version. Tinola in Dubai. So, walang sili. Walang dahon ng sili. So, ano na lang tayo? Spinach na lang. Sarap yan. Try nyo guys. It's so yummy the spinach. And so healthy. Ayon nga sa nakita ko sa isang vlogger. Ang spinach daw ay nagpapabago ng color ng ating eyes. So, as you can see that. This is my chicken tinola. So, as you can see that guys. So, I'm gonna taste kung tama lang sa akin yung makalat niya. Sakto guys. So, ayan guys. Our tinola is done. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Papatayin ko na yung suga. So, ayan. I will close the fire. So, ayan guys. Tapos ng ating chicken tinola. So, see you on my next vlog. And don't forget to like, subscribe on my YouTube channel para makita nyo pa yung mga new version na lulutuin natin ng kagaya nito, yung tinola ko, nilagyan ko ng spinach. So, thank you for watching guys and see you in my next vlog. Bye!